Humanga tayo kay Irish dahil sa kabila ng kanyang mabigat na trabaho ay hindi siya tumitigil para sa kanyang mga kapatid. Pero alam niyo po ba na hindi lamang paghukay ng bato ang trabaho ni Irish? Dahil kung hindi siya naghuhukay ng bato, katulong naman siya ng kanyang lula sa pagniniyog. Kailangan niya itong gawin dahil ayon sa sulat na ipinadala ni Irish sa ating page, sila ay ulila ng lubos. So, isa to sa trabaho mo din talaga, pag-iipon ng niyog. Ano po? Ayun, di kasama-sama ka ni lula mo. Alin bang madalas sumakit pag ganito ang trabaho sa'yo? Alin ba sumasakit sa katawan mo pag ganito ang trabaho? Batok. Batok? So sumasakit ang batok mo. Palagi nakatungo, ano? Pagbubunot, saka pagbubunot masakit sa kamay. Yun. Sa pag, yung naman sa bato, pag-iipon ng bato, alin naman madalas sumasakit? Likod po. Likod. Ayun. Mabilis naman mawala yung sakit ng katawan mo pagkatapos magtrabaho. Opo. Pero kapag masakit na rin yung katawan mo, nagpapahinga ka naman. Opo. Pahinga rin. Ano? So talagang yung mga trabaho mo, ano, trabahong pang adulto, saka pang lalaki, ano. Pero mukhang nakasanayan mo na rin, ano. Di ka naman, ano, di ka naman nahihirapan sa ano, mga gawain, ano. Sanay ka na rin. Okay lang ba na matanong ko sa ining? Bakit mo naisipan na ipadala sa amin yung sulat mo? Dahil kunikwento mo yung nararanasan mo, yung naranasan ng pamilya mo. Para po matulungan ako. Ha? Para po ako yung matulungan. Ayun. May kilala ko bang ibang mga kagaya namin? Sino? Kalinga Prabu at Pugong Biyahero. So napapanood mo rin sila sa TV? Sa cellphone? Opo. Mga vlogger, ano? Oo. Yung dalawang vlogger na yun, ano yun? Marami na yung natulungan, ano? So bakit hindi, bakit kami napili mong ano, padalhan ng sulat mo? Kasi po malapit na kayo rito sa amin. Napanood mo yung huling vlog namin? Opo. Yung may bulag? Yung bulag, ayun. Oo nga, ano. So, dahil nasa Quezon na kami, naisip mo na malapit na kami, mas posibleng mapuntahan ka namin. Ayun. Pero, gusto mo ba ma-meet pa rin yung dalawang vlogger na yun? Sakali mo, makapunta sila rito. Okay lang sa'yo. Opo. Ayun. Pagka napanood nila to at gusto ko nilang puntahan, hindi mas maganda, ano. Ma-meet mo sila. Sino ba mas pugi kay Pugong Biyahero sa kay Kalinga Prab? Kalinga Prab po. Ayun, totoo naman, ano. Pero pugi din naman si Pugong Biyahero. Sana di magtampo sa atin si Pugong Biyahero. Ay. Kamukha mo na yung boy. Ha? Kamukha mo na boy. Kamukha. Magkahawig daw kami noon ni Pugong Biyahero, ano. Di mo naman naisip na ako si Pugong Biyahero nung pumunta kami dito. Hindi naman. Yun, malay mo, makakapasyal sila rito sa iyo, ano. Pagka nais nilang mapuntahan, okay naman sa amin, ano. At gusto rin namin na mas marami pa makatulong sa iyo. So sabi, nagpa-enroll ka na daw. Hindi po natuloy. Hindi natuloy yung enrollment. Pero magpapa-enroll ka pa din. Opo. Kamusta, may mga gamit ka na? Opo. Ayun, at ano. At sabihin na grade 7 ka na. Malayo na yung school mo. Ano pang kulang sa'yo para makompleto yung gamit mo? Ano pang kulang sa gamit mo? Kaunti na lang po. Kaunti na lang. So, ano na? Sasakay ka na sa... Dati naglalakad ka lang papunta sa school. So ngayon, may sasakyan ka na, ano? Kasi mas malayo. Ayan. Meron kasing nagpadala na sponsor na makakatulong sa iyo sa pag-aaral. Pag-aaral mo, ano? Ayan. Dahil lang nakita niya na kailangan mo ng masasakyan para makapasok ka sa paaralan. Excited ka na bang, masaya ka ba na may tumulong sa iyo? Na masabi mo sa kanila? Maraming salamat. So, tumakawal si Iris, likas na mahiyain, ano? Talagang napakamahiyain mo, ano, Irish? Sa school ba, ano ka, medyo ganyan ka din, mahiyain ka talaga. So, meron kaming gustong ipakita sa iyo na
pinadala sa iyo ng isa sa mga sponsor namin, ano? Sana matuwa ka, ano? Halika. Halika. Samahan mo kami. Tingnan mo yung ano pinadala sa iyo. Sana makatulong to sa iyo. So ito ano. May sponsor na nagpadala, Irish. Ayan. Pero hindi yung sasakyan. Yung nasa taas. Ayan. Marunong ka ba magbike? Ah, hindi ka marunong. Hindi ka pa nakaranas magbike? Karanas po. Nakaranas ka? Marunong ka ba sumakay sa bike? Marunong ka, pero hindi ka masyado magaling. Kasi nakita nung sponsor na nung aming kaibigan na mahirap yung daan papasok galing doon sa kalsada. Naisip niya na bilhan ka ng bike. Ayos, ganda. Ano nga ito? Bertad. Yun. So ito. Isa po itong alloy bike, mga kawal. Hindi po ito kayo nakalawang. Ito po yung alloy. Para may matuto si Iris magbike. Pangarap mo rin ba magkaroon ng bike? Opo. Ayan, ano? Kasi pagka may bibili ka doon sa labas, maglalakad ka. Ayun. Pero hindi ka pala masyado magaling magbike. So mag-aaral ka pa. So mag-ingat ka pag-aaral ha, kasi pwede ka masugatan, pwede ka mapilayan. So dahan-dahan lang, ano? At kapag ka, siguro, baka pagbalik namin dito sa sunod, magaling ka na magbike. Pwede ba ito magamit sa school? Masyadong malayo. Masyado malayo. So sasakay ka talaga sa motor, ano? Ito, ano to? Kasi nakita ni Ma'am Rosemary, parang hindi ka masyado, hindi mo masyado na-enjoy yung pagiging bata dahil nagkatrabaho ka na para masuportan yung mga kapatid mo. So naisip niya na bilihan ka ng isang bagay na magpapaligaya sa iyo, itong bike, ano? So itong mga bike na to, mga kawild, galing kay Ma'am Rosemary. Alloy po ito. Ito po yung bike na hindi kinakalawang at mayroon siyang shock absorber para kahit rough road po yung daan dito kina Irish, hindi siya mahirapan. So hindi siya matagtag para mag-enjoy siya sa pagbabike. At napakatibay po ng bike na ito. So salamat po sa iyo, Ma'am Rosemary, sa pinadala niya pong bike kay Irish. At sana po matuto siya magbike. At sana ma-enjoy niya yung buhay niya bilang isang kabataan na hindi naman puro trabaho. Kaya pala sa iyo, Irish, si Ma'am Rosemary ng bike. Tapos nagpadala siya ng 10,000, 1,200. Tapos si Ma'am si Sir Earl, padala siya ng 3,000. At si mayroong nagpadala din sa amin galing Hong Kong. Natira dito sa iyo para sa iyo, Ros. Na 5,000, ano? 5,000. Para magamit mo sa ilang pang bibilihin mo sa pag-aaral niyo, yung mga kapatid mo. Meron bang natira pa doon sa iyo sa ano? Pinabili mo na gamit yung nauna namin binigay sa iyo? Ayun. Pero kulang pa. Magkano ang enrollment niya sa school? Sa kanyang mga kapatid mo? Hindi ko alam. Hindi mo pa alam. Pero may kulang pa sa mga gamit ng mga kapatid mo. Ayun. So ito, Irish, 5,000 to ano? Para ito, baka mo. Sa'yo ito. Salamat po. Para makatulong sa iyo, para hindi dahil mag-aaral ka na, so hindi ka na araw-araw magkatrabaho. Malamang ay kailangan mo talaga ng pera para may mabayaran ka sa school, pambili mo ng gamit. At siguro sa mga susunod, yun, balik ka na ulit sa pagkatrabaho para makapag-aral ka. Ano? Dahil yan ay ano. Pero sana makabalik pa kami dito pag may nagpadala pa uling tulong sa iyo. Babalik kami para ibigay sa iyo, ano? At kung ano pa man yung magagawa namin tulong sa iyo. So yun yung alamin pa namin para sana makabalik pa kami, ano? Ano masasabi mo kay Ma'am Rosemary at Sir Earl at doon sa taga Hong Kong? Maraming salamat po. Malaking tulong ba yan? Makakatulong ba yan sa iyo yung pinadala nila? Napakalaki po. Kasi hindi mo na kailangan 5,000 yan, halos kumikita ka ng 100 per day, ano? Isang araw sa isang 100 sa isang araw. Halimbawa, kung nagpapalaw ka,
kumikita ka ng 350 sa tatlong araw. So isang daan isang araw mo. Sa pag ano naman ang bato, kumikita ka ng 250 pero dalawa kayo, tig 120 kayo. Di ba ano? So halos nag-aaraw ka ng 120 sa matinding trabaho, mabigat. 5,000 yan. So 50 days kang mababawasan yung trabaho mo. Ano? Tatrabahuhin mo yan ng 50 days, yung 5,000. Pero pa yung bike na ito, na ano, kulang-kulang 9,000. Yan. So sana, Iris, mag-ingat ka ano, sa mga trabaho mo. Palagi ka mag-ingat lalo sa school mo. Para pagbalik namin dito, sana okay ka pa rin. Mahirap bang maging mabuhay nang walang nanay? Gaano kahirap? Ano yung pagkakaiba ng may nanay sa kawala? Eric. Kasi sa'yo, hindi lang basta nanay yung wala, pati tatay, wala ka. Ano? Nakatira ka sa lulo. Minsan ba nadaram mo na parang wala kang kakampi? Parang wala kang mahingi ng tulong? Opo. Wala kang mapagsasabihan ng sama ng loob? Wala kang mapaghihingahan ng tampo, ng hinakit? Siguro miss na miss mo na talaga yung mama mo, ano? Pero yun nga, Iris. Talagang yung bagay na hindi na talaga natin masosolusyonan. Kanino ka, pag meron kang problema, kanino ka nagpipito, kanino ka humihingi ng tulong? Wala po. Ha? Wala po. Wala. So sinasarili mo lang minsan kapag may problema ka. Nakakayana mo naman. Wala ka bang tao na pwedeng malalapitan kapag may problema ka? Iris? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Sana magkaroon ka ng kaibigan na malalapitan mo kapag may problema ka, Iris. Ano? Kasi hindi madali na may problema tayo pero wala tayo nakikwentuhan. Kasi ito mga kapatid, mga bata pa naman, kapag mayroon tao na gumagawa sa'yo ng masama, gumagawa sa'yo ng mali, nabubuli sa'yo, kailangan sabihin mo yun, ano? Hindi pwedeng hindi mo yun sinasabi kasi mapapahamak. Pwede mong sabihin sa amin, pwede mong sabihin kay lola mo, lolo mo, sa tita mo. Sabihin mo dun sa tao na pinagkakatiwalaan mo. Wala ka bang kaibigan, Iris, na kaedad mo, kaibigan? Wala kang kaibigan sa school? Meron po. Meron din? Hindi ka mahilig magpunta sa kanila? So doon mo naiintindihan yung pagiging walang nanay, ano? Wala kang mahinga ng tulong. Wala kang makasipwento. Pero may mga tao naman na nagiging parang magulang sa atin. Nagiging parang nanay sa atin, nagiging parang tatay sa atin. Kahit di natin sila kaano-ano. Ang gawin mo lang, Iris, kilalanin mo lang yung tao na kinikwentuhan mo. Ano? Hanap ka ng mga tao na makakaintindi sa'yo, makakatulong sa'yo, nakakaunawa sa nararamdaman mo. Ano? At pag namimiss mo ang mama at papa mo, tinan mo na lang itong mga kapatid mo. Ano? Kapag nakikita mo silang masaya, ibig sabihin lang doon na nagagawa mo yung responsibilidad mo ng atin nila. Sa amin, pwede ka magpinto kung meron kang gusto mo. Ano? Meron kang gusto sabihin sa amin ng kalalalim na problema mo. Kung hindi man namin kaya, baka may iba pa makatulong sa'yo na pwede namin malapitan. Ano? 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 Ayan, si Ma'am Rose Marie. Parang naging nanay mo siya. Ano? Gusto niya maging masaya ka. Masaya ka ba, Iris, na kahit di mo siya kakilala? Nadama mo yung pagmamahal niya sa'yo? Opo. Ayan, ano? Ibig sabihin yan lang, Iris, may mga tao talaga handang magmahal sa atin. Kahit di nila tayo ano-ano. Si Sir Earl, yung mga kaibigan namin. Ibig sabihin, Iris, may mga tao ka talaga malalapitan. Ano? Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Laging may mga tao handang tumulong sa iyo. Kailangan mo lang ipaalam sa kanila yung nararamdaman mo, nararanasan mo, yung bigat ng problema mo para may tao na, palaging may tao na handang tumulong sa iyo. Tandaan mo yan. Palaging may tao na handang tumulong sa iyo.
Pangit, naisipin natin na walang tao tutulong sa atin kapag may problema tayo. Kasi yun yung maaaring magdala sa atin sa mas mabigat na problema. Ano? Maraming salamat po. Sa inyo dahil ipinadama niyo po na parang magulang ko kayo. Dahil po sa tulong niyo sa akin. Totoo yun, Irishan. Kahit di natin kakilala si Rosemary at si Sir Earl at yung isa pa namin kaibigan, pinadama nila sa iyo yung pagmamahal ng isang magulang. Ano? Sigurado ako, masaya-masaya sila na nakita nila na masaya ka na tinanggap mo yung tulong nila. Ano? Maraming salamat po sa tulong niyo sa ate ko. Saan? Ano bang tinulong sa inyo? Masaya ka ba na may tumulong sa inyo? Opo. Masaya ka? Lagi bang may tumutulong sa inyo? Minsan lang. Minsan lang. Oh, minsan lang. Masaya po. Magiging masaya ka? So, lagi mong tulungan si ate mo ha. Tsaka lagi kang makikinig kay ate mo. Pag may sinasabi sa'yo, sundin mo si ate mo ha. Ayan. So, mag-ingat na lang kayo dito ha. At tutuloy na uli kami at baka bumalik kami sa susunod para magdala uli. No? Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling me and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what